Boy Alex. Ano, Temyo? Ayos na ba? Natumbok mo, amo. Ano pa naman sa inibalagtas? Sigurado akong sasagutin ka na ni Ellen yan. Edward, dating gawin. Pero boy, hindi ko pa madadala ito ngayon, ha? Bukas na nung umaga, sasabay ako doon sa unang biyahe ng trosyo. Pero teka, bakit ako magdadala nito? Ba't hindi ikaw? Yan ang huli, Choy. Sa susunod, ako na mag-ati. Mas magaling, amo. Para mas maramdaman. Oo nga. Tama si Temyo. Mas mararamdaman. Ako ba, Miling? Alam mo naman may isang demonyo yan. Miling! Pikang-pika na ako sa'yo! Talagang wala kang kadala-dala! Teka, kuya! Wala namang bala ito eh! Walang bala! Anong walang bala? Walang bala ito! Nagbibiro lang naman ako eh! Walang bala! Kuya, kung tinanigyan, wala naman talagang bala ito eh! Wala naman! Tigil mo yan! Hoy! Ano na naman kalukuhan yan? Wala na ba kayong respeto sa isa't isa? Miling, hawak mo na naman yan! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na ang paghawak sa baril ay may kakambal na pananagutan. Kapag nagpatangay ka rito, palang araw magiging mitsa pa ng buhay mo. Pa, nagbibiro lang naman ako eh. Itigil mo yung biro niyan. Nasaan yung isang kapatid, si Douglas? Kararating ko. Nandun pa! Kausap yung anak ni Mr. Angeles. Hindi ko na may tatang kalagayan ko, Douglas. Nakakalata na si Papa eh. Papatayin ako noon. Nati, hindi pa kita pwedeng pakasalan ngayon. Sa klase ng trabaho ko, mahirap. Kahit magsama na lang muna tayo, maiintindihan naman ni Papa yun eh. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Hanggang sa makakita ako ng magandang pagkakakitaan. Narinig ko ng mga salitang yan eh. Kung tutuusin, sapat naman ang kinikita niyo rito para buhayin tayo. Pero hanggang pangako na lang eh. Ayaw mo lang ako panagutan. Pero... Huwag mo ako hawakan. Pagsisisiyan mo lahat ng ito, Douglas. Tandaan mo yan. Nati. Halika na. Nati. Ayun ang kapatid niyo. Mukhang may problema. Ang hirap sa inyo, puro problema binibigay niyo sa akin. Miling! Pa! Halika dito! Magandang umaga sa'yo, Ellen. Bakit, Edward? Ah, may padalang sulat si Boy Alex. Eh, bakit hindi siya ang pumunta dito? Ah, maraming trabaho sa bundok eh. Ang tiyaga mo naman maging mensahero ni Boy. Ah, tutuloy na ako, Ellen. Sige. Ah, Ellen, hindi mo ba babasahin? Ah, siya nga pala.
Mahal kong Ellen, sa una pa lamang masilayang ka ng aking mga mata, ay sumikdun ang aking dibdib sa tawag ng walang kahulilip na pag-ibig. Lalo na nung makita kitang namamasyal sa tabi ng plaza. Teka, boy. Yung bang sulat ng dinila ko kay Ellen eh, yung sinasabi mong yan eh, yun ang nakalaman doon? Oo! Oh! Bakit? E panahon pa ng kopong-kopong yung estilo mo eh. Bakit hindi ka pumormal na lang? Pumormal? Wala sa bokabularyo ko yan, Choy. Ako ang hinahabol ng mga babong. Hinahabol ka nga. Mga tagaret ka ba? Eh ano? Kung tagaret ka ba? Pero ako ang hinahabol nila. Alam mo, boy, mabuti pa. Dumiretso ka na kay Ellen. Para magkaalaman, na. O, natatakot ka lang? Ako? Matatakot? Puntahan natin bukas. Ako? Matatakot? Sinabi mo na yan, eh. Di puntahan natin bukas. Sige. Sige, boy. Ika! Oh, ano ka ba? Choy, hawakan mo muna ito. Pinapawisan yung kamay ko eh. Ah, magandang araw siyo, Ellen. Oh, Edward, napasyal ka. Oo, eh, kasama ko si... Oh, bakit, Edward? Ah, eh, para si Ellen. Pinabibigay ni Boy Alex. Salamat. Tuloy na ako. Kung sino-sino pa kasi nilalakad mo, eh. Ba't hindi na lang ikaw manligaw? Thank you.
Miling, hindi dinadaan sa lakas. Timing lang yan. Pa, tsaka na lang tayo maglaro. Mainit ang ulo ko. Baka naman hindi totoo lahat yung nababalitaan mo sa kanya. Totoo! Marami nang nagsasabi kung saan-saan sila nakikita. Nandiyan na ang bantay sa lakay. Sinong kakampi ko ngayon? Edward. Totoo ba itong sumbong sa akin ni Boy Alex? Na madalas daw ipasyal si Ellen. Totoo pa? Oh, nakita mo na pa? Totoo! Kinakatalo mo na ako eh. Teka, magkaliwanagan tayo. Anong kinakatalo? Hindi ba pag nagpapadala ka ng sulat kay Ellen, ako nagbibigay sa kanya? Oo! Pag nagbibigay ka ng bulaklak, hindi ba ako nag-aabot sa kanya? Oo! O kaya pinapasok ko si Ellen, para sa iyo yun eh. O para naman pala sa iyo yun eh. Dapat nga magpasalamat ka pa. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Bistado ka na! Bistado ka na pala, Edward eh. Ay, teka. Tapusin natin to, ha? Pa, hindi naman seryoso ito si Boy Alex kay Ellen. Inadahid na sa bilis eh. Ginagawa mong install doon sa mga babae sa Red Cabe. Disenteng babae si Ellen, di pwedeng kalokohan niya. O, hindi ka naman pala seryoso eh. Hindi talaga obrang kalokohan mo kay Ellen. Kanino ka ba talaga? Kaya pa. Teka, ayusin natin to. Alec Boy, ano ba talaga ang plano mo tungkol kay Ellen? Tutuloyan mo ba? Seseryosohin mo ba? Kita mo pa, hindi makasagot. Pangwet ka ba lang yan? Nakakahiya ka. Bueno, tutal hindi ka makasagot, Boy Alec. Si Ellen, para kay Edward. Magkamay kayo. Boy. Yan, ikaw, pangret ka baka na lang. Ikaw naman pa eh. O siya, mag-bowling tayo. Kampi kayo ni Edward, kami ni Douglas. Sige. Okay. Mr. Hagedorn, may kabigatan ang kaso ng anak ninyo. Mas makabubuti pa kung makikipagtulungan kayo sa amin. Maasahan ninyo. Salamat po. Tutuloy na po kami. Tayo na. Douglas, makalalabas ka na riyan. Narinig mo, may warrant of arrest ka. Inihabla ka ni Mr. Angeles. Tungkol dun sa anak niyang si Nati. Ayusin mo yan, ha? Papa, paano ko naman ayusin niyo? Wala naman akong kasalanan. Huwag matigas ang ulo. Ayusin mo kagad yan. Kung gusto mo, Douglas, para hindi ka malagay sa alanganin, kami na ni Boy Alex ang kakausap kay Mr. Angeles. Baka sakaling maayos. Pwede ba, Edward? Darating na kaya si Angeles? Darating na yun. Alas 8 pa umalis na Manila. Choi, ikaw na makipag-usap kay Angeles. Mas may diplomasya ka kaysa sa akin. Mahihirap kausap yun eh. Alam mo, Boy, balang araw magkakaroon din ako ng restaurant. Pero hindi ganito kalaki, maliit lang, para magamit ko yung kaalaman ko sa pagluluto. Choi, ayan na si Angeles. Tara, Angeles. Douglas. Mga kasama, toast tayo para sa kumpare ko. At sa malamang, magiging bilas ko pa. Si Edward Hagedorn. Pare, ligtas na pala sa peligro si Mr. Angeles. Ilalabas na rin sa ospital eh. Mabuti naman kung ganun. Masyado kasi naging mabilis ang pangyayari noon eh.
Eh bakit naman kasi kayo mga Hagedorn ang hilig-hilig pumasok sa alanganin? Pati tuloy yung kapatid kong si Ellen nag-alala sa'yo. Pero pare, mag-ingat ka rin. Marami rin mga bago mukha sa club ni Mr. Angeles. Kilala mo naman yun. Marami sa tauhan. Salamat sa paalala mo, pare. Pare Arnold, inom lang ng inom, ha? Walang bisibisita rito, ha? Huwag mo ko lalanin. Tsaka si kumare. Pare, nininervis ako tuwing hawa kami yung gulugod mo. Parang may mangyayari. Mga Mari, pare, lalabas lang ako sandali. Saan ka pupunta? May kukunin lang ako. Babalik agad ako. Oo, ano? Nandiyan ba? Oo, nasa loob. May mga kainuman. Yun naman pala eh. Pasukin na natin. Para walang kawala. O, paano? Bahala na kung may madamay. Basta madali natin si Hagedorn. Basta huwag mo pa tayo lumaki na. O, sige. Ako ba hanap nyo? Nangyari nyo ba? Hindi, Roger. Nakaligtas ang loko. Ibali, Roger. Sa susunod. Ano sa susunod? Ang ihina naman ninyo. Mabuti pang kami na lang ang dumali. Kaya nga lang ayaw ni Boss eh. Baka naman nasundan kayo rito. Hindi, sigurado kami. Sige, doon kayo sa likod. Magpalamig muna kayo. Boss, kusina ito. Sa harapan daan. Dito ang daan. Sabi ko naman tayo kay Boss. Eh di paliwanag natin. Ha? Galang sa inyo, mga kaibigan. Kayo mga sumasayaw, maupo muna kayo. Mula sa gabing ito, sarado na ang club na ito. Kaya maaari na kayo lumabas. Teka, teka, teka! Walang lalabas! Hoy, Hagedorn! Huwag mo sabihin kinatatakutan ka! Lugar namin to! Hindi upra ang pananakot mo rito! Ah, ganun. Tayo mga kasama. Lalabas na po ako! Lalabas na rin po ako! Maraming salamat. Yun lang. Siguro naman pwede mo na ako samahan sa linggo. Alas 10 yun, ha? Sige. Sundin mo na lang sa Red Cross. Ma? Tessie, umakit ka muna sa taas. Nakulagot ka, baka nabasa na yung sulat. Mamaya na yan. Maupo ka, Ellen. Hindi namin ugali ang magbasa ng sulat ng mesulat.
hindi sinasadya ay nakita ng mama mo at ibinigay sa akin. Pabaligtad pa ang pagkakasulat niya, ha? Para hindi mahalata. Matagal mo na palang nobyo ang Edward na yan. Bakit ipinaglihi mo sa amin? Ipagtatapat ko naman po talaga sa inyo. Kaya lamang. Alam mong hindi kami papayag. Dahil alam mo rin kung anong uri ng pagkatao meron ng Edward na yan. Nabibilang sa angka ng matatapang at walang pasensya. Dinala pa rito sa puerto ang pagiging siga-siga nila sa Maynila. Kaya yan, laging nasasabit sa gulo. Papa, hindi naman po ganun kasama si Edward. Anong hindi? Nasaan yung Edward na yan ngayon? Di ba nasa Maynila? Nagtatago? Paano mo may pagmamalaki sa amin ang taong yan? Kaya hindi nakapagtataka kung bakit naitago mo sa amin ang tungkol sa inyo dalawa. Hindi naman sa ganun, Mama. Humahanap lang po ako ng tamang pagkakataon para maunawaan niyo ang damdamin ko. Matalino ka, Ellen. Sa matagal na panahon, napatunayan namin na sa bawat kilos mo't pasya, ginagamitan mo ng utak. Ikaw ang gagawa ng kinabukasan mo. Mag-isip-isip ka. Ang kasal dito ay isahan lamang. Hindi pwede ang dalawang kasal. Ikaw, lalaki. Hindi ka ba pinikot itong babae? Hindi ho. Ikaw, babae. Hindi ka ba naman pinwersa ng lalaking ito? Hindi po. Ikaw ba, Ellen Marcelo, ay pumapayag na maging kasama sa habang buhay at bilang asawa ni Edward Hagedorn? Opo. Ipagtanong mo ko sa Norte Insan, sa limang tinira ko, apat ang nagbabakasyon sa simenteryo. Bilib talaga ako sa'yo, Pinsan. Pero itago mo na yung baril mo. Baka itulak tayo ng demonyo, pumutok pa yun sa atin. Relax ka lang, pare. Masyado ka naman nervyoso eh. Bilang talaga matuwa si Braulio. Tiwala ako sa pulso ko. Ibubuga ko lang ang bala ng baril ko kung gusto ko. Eh, gusto ko. Magandang araw po, amo. Amo? Ang lakas naman ang loob mo para magpasiklab dito sa teritoryo ko. Tagasan ka ba? Ha? Bugok! Amo, pinsan ko. Bumisita lang. Baka naman pwedeng arborin. Swetuhin mo. Ayokong may pumapapil dito. Sino ka ba? At takot na takot ang mga ito. Sino ako? Oh.
Boy Alex! Amo, huwag mo na patulan. Amuyong lang yan eh. Tatanda niyan. Noel, ilayo mo na yan. Baka dito pa sa Puerto Princesa pagawa ang lapida niyan. Napakabilis ng araw. Ilang panahon pa, may dalaga na tayo, Edward. Oo nga. Kaya iniisip kong bumalik muna tayo sa Puerto Princesa. Kahit anong pagsisikap ang gawin ko rito sa Maynila, walang nangyayari. Renta pa lang sa apartment na ito eh. Wala nang natitira sa kinikita ko eh. Kung nasa Puerto tayo, maaaring makapagpatayo tayo doon ng isang maliit na negosyo. Yan din ang nasa isip ko eh. Kaya lang, ang inaalala ko baka... Hindi tayo tanggapin ang mga magulang mo. Alam ko masakit sa kanilang ginawa mong pagsama sa akin. Kilala ko ang papa mo. Pag nagalit yun, matagal bago makalimot. Hindi naman siguro. Magbaka sakali na rin tayo. Anong malay natin? Baka pag nakita nilang apo nila si Pitikay, baka ibigay na rin nila sa atin ang kanilang bendisyon. Wala tayo sa Ama, Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaparan ng sa una, ngayon at magpasawalang hanggang. Sa mahal ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amo, lalabas na muna ako. Masyado malakas ang ulan eh. Isisilong ko lang yung mga panabong ko, baka sipunin eh. Sige. Demyong! Demyong! Na maliligayang araw mo. Akin na ngayon ang teritoryo mo. Mga kapatid, ang ating kapatid na si Boy Alex ay pumanaw na sa piling ng Diyos upang doon ay tamasahin niya ang kaliwanagan, kaligayahan, at kapayapaan. Ang kaliwanagan ng Diyos ay nagbibigay buhay. Ang nakakakita sa Diyos ay nagkakamit ng buhay. Kaya't ang Diyos na hindi nakikita ay nagpakita sa mga tao upang sa pagkakita sa Kanya, ang lahat ay magtamo ng buhay. Hindi tayo maaaring mabuhay kung walang pakikihati sa buhay ng Diyos. At kung hindi tayo magtatamasa ng Kanyang kabutihang loob.
na ako. Huwag mo ko iniwan. Wala na akong kanigan. Amo ko. Pinyong, makinahong ka. Hindi. Hindi ko pala siya na ipagtanggol. Sasama na ako sa amo ko. Amo, magbabayad sa akin na gumawa nito sa'yo. Magbabayad sa akin! Nakikiramay ako, Siria. Sige, Mili. Sa inyo. Masyado kayo na atraso. Nasabad kami ng Coast Guard sa laot. Muntik nang kumpiskahin yung kargamento natin. Buti na lamang nakuha sa areglo. Huwag ka mag-alala. Gagawa na lang ako ng paraan para sa susunod. Magbubulag-bulaga na lang ang mga yon. Dito. Dito ang malaking problema natin ngayon. Sa Nara, Palawan. Nakakaalarma na ang nangyayaring smuggling operations dito. Lantara na. Walang iampa. At hindi na sa laot sinasalubong ang mga kontrabando. Mismo sa pier na. Ibinidiskarga ang mga ito. Ba, milyon-milyon ang buwis na nawawala sa gobyerno. Pag hindi natin nasugpo ang problemang ito. May balibalita pa nga ako, sir. Nabukod sa mga sigarilyo, tela at mga imported goods, may mga dayuhang pang illegal na pinapasok dito. Atin nilang huwin, sir. Garapal din ang ginagawa nilang paglalabas sa mga kahoy natin. Tulad ng Nara, Mulabe, at saka Mulawi. Kaya nga ipinag-utos agad ni Commissioner ang pagtatayo ng customs doon. At hiniling din sa atin ang immigration. Na masumpo ang human smuggling. Kaya lang, ang problema natin, hindi tayo pamilyar sa lugar. Eh, wala man lang isa sa atin ang taga-Palawan. Sir, meron po akong kumpare sa Puerto Princesa. Matunog ang kanyang pangalan sa buong Palawan. Ginagalang at kinatatakutan.
Pwede natin siya lapitan. Sino siya? Si Hagidon. Chavez, magkasabi naman kay boss, dagdagan ng party namin. Galit na si Epe. Bakit ganun lang nagiging party namin? Tsaka, tumitiba naman kayo ah. Kayo rin, baka mawalan kayo ng posisyon. Hindi problema yon. Ang sabihin nyo kay Epe, may darating na malaking shipment. Kapalit ng mga narang inilabas niya, doon na lang siya bumawi. Chavez. Sino? Kung hindi ako nagkakamali, siya si Hagedorn. Kinatatakutan sa Palawan. Hoy, Hagedorn. Naligaw ko yata. Chavez, sinamahan ko ang mga taga-customs. At dineputize nila ako para tulungan sila. Para saan? Maraming illegal na kargamentong lumalabas at pumapasok sa lugar na ito. Dapat patawan na ng buwis. Kaya nandito ang customs. Ang lakas ng loob mo, Hagedorn. Paano mo masisigurong magagawa mo ang gusto mo dito? Eh, wala ka naman sa puwerto. Nandito ka sa baluarte ko. Mabuti pa. Lumayas na kayo. Walang custom-custom dito. Ah, wala ba? Congratulations, Edward. Lalaki palang naging anak niyo ngayon. Salamat, Kapitan. Kung aki na balita agad iyan, baka hindi lang ganito bigay aki blowout kay pari Edward, ha? Mga kaibigan, ano ba ang pag-uusapan natin? Wala naman. Dumidikit lang kami sa mga matatag. Alam naming ikaw lang ang makakatulong sa amin. Tungkol saan? Meron kami darating bago shipment. Pero sa buwis na ipapatong dito, halos wala na kami kikitain. Kaya naman pare, baka pwede ikaw gawa paraan. Maaaring magkaroon ka dito. Hindi ikaw dihado. Kayo naman, kaibigan. Maaaring nakagawa ako ng mga maling desisyon noon sa buhay ko. Pero kahit minsan, hindi pumasok sa isip ko ang pumatol sa ganyan. Biro lang yan, Edward. Hagedorn! Sige, upo ka muna. Oh, sige. Huwag niyo nang pakiusapan yan. Presyuhan niyo kaagad. Masyado ka nagmamalinis, Hagedorn. Pare-pareho naman ang mga kulay niyong taga-customs. Mukhang kwarta. Pare, huwag ka na makialam. Kinakausap na nga ni Kapitan eh. Ikaw ang huwag makialam. Nakikipagliwanagan lang ako dito. Pwede ba, Hagedorn? Oh, nakita mo. Mga kasama, pwede ko ba makausap ang kaibigan niyo? Paano, pare Hagedorn? Aalis muna kami. Para mag-usap kayo mabuti. Yeah! Tayo na, Kapitan. Mahilig ka pala sa gitara, Hagedorn. Bakit hindi ka nalang tumugtog sa labas ng simbahan? Para limusan ka. Pero, ako ang buhay na manok. Ma,
Huwag awat. Pag wala na Hagedorn, tayo libre na. Ngayon, Hagedorn, huwag ka nang manghimasok dito sa Nara para hindi mapabilis ang biyahe mas simenteryo. Nagkakamali ka ng tinuturo mo. Una, deputy agent ako ng customs. Pangalawa, baka kainin mo yung sinasabi mo. At pangatlo, kapag hindi ka umalis dito, bubunutan kita ng baril. Papatayin kita sa kinauupuan mo. At pangapat, siguraduhin mo lang mas mabilis ang pagbunot mo ng baril kaysa sa bilis ng bunganga mo. Patay negosyo ko. Hindi dapat magtagal to. Siguradong may mangyayaring masama kay Edward. Irarampa siya ng pulis Nara. Douglas, lapitan natin yung provincial commander. Baka matulungan tayo. Kailangan ipunin na natin ang mga tauhan natin. Akong bahala sa kweto. Ako naman sa bangkaw. Sarge, kanina pa yan ah. Kanina ka pa umiinom ah. Hindi ba dapat binabantayan mo ako? Nalalagay ako sa bilid niyan. Alam mo namang tagilid ako rito eh. Hagedorn, masyado akong matatakotin ah. At sinong tao hindi matatakot? Ang nagbabantay, lasing. Ano lasing? Dili ako ay. Makainom lang. Sarge! Hoy, huwag kang matutulog. Huwag kang matutulog. Paano ako? Paano ka? Bahala ka sa buhay mo. Sarge! Sagutin mo ako, ha? Katungkulan mo bantayan ako. Pag may nangyari sa akin, sabit ka. Hagedorn, para ka sirang plaka. Paulit-ulit. Ayan, bantayan mo yung sarili mo. Ding, si Sarhento Bitog ang bantay dun sa loob. Alam niyo naman yon, ang utak nun nasa talampakan. Kaya-kaya niyo lang ilabas si Hagedorn. Ang tarantado, may baril sa loob. Paano nangyari yun? Ewan ko. Hagedorn! Hagedorn, si Hepe ito. Magandang gabi siyo, Hepe. Balita ako, may mahaba ka dyan sa loob ng selda eh. Meron nga. Binabantayan ko lang sarili ko.
Pwede ba tayo mag-usap? Nag-uusap na tayo. Pilosopo ka. Hagedorn, ang mabuti pa, ihagis mo ng mapalabas yung mahaba para makapag-usap tayong mabuti. Wag. Mahirap na. Baka malagay ako sa alanganin. Gagawin ko ba naman sa iyo yun? Gagawin. Sira pala ulo nito. Ikaw ang sira ulo, Hepe. Hepe, may dumarating. Anong ibig sabihin nito? May dala kami release order mula sa provincial commander para kay Hagedorn. Anong release order? Gawa-gawa niyo lang yan. Hindi mo ba babasahin? Wala akong pakialam dyan at hindi niyo makukuha si Hagedorn. Mangyayari lang yan, Hepe, kung nagtatampo ka na sa bigas. Pekto, kunin si Edward. Oklik, tama na muna yung laro. Magmerienda muna tayo. Tara na, Pitikay. Yan ang masarap dito sa inyo, hipag eh. Nagkahan lang sa pagkain. Kaya lang, medyo kulang ah. Wala ba pang painit? Meron, sandali. Kukuha ko ha. Kapag na, Ellen. Agi, tigilan mo nga yan. Ito, Agi, oh. Aga-aga eh, pag-iinom na yung inaatupag mo. Oo nga naman, Kuya Agi. At saka wala kang makakainuman dito. Wala si Edward. Inagtulungan nyo na naman ako, magkapatid. Mami, bakit ang tagal-tagal po ng daddy sa Maynila? Kailan po pa siya uuwi? Uuwi din ang daddy mo. May inaasikaso lang siya sa Maynila. Kaya lang, Mami, pag may meeting sa PTA, ikaw ang lagi nilang nakikita. Hinahanap nga nila si daddy. Hindi bale. Pagdating ng daddy mo, sabay kaming pupunta sa meeting. Okay? Pitikay, nandito na sila, Telma. Mami, lalabas lang po muna kami at maglalaro. O sige, maglaro muna kayo. Tara na, Kling! Ano bang pinagkakaabala ni Edward sa Maynila? Nakisosyo kasi si Edward sa negosyo ng mga dati niyang kabarkada. Yun ang inasikaso niya ngayon. Anong negosyo daw yun? Beauty parlor. Beauty parlor? E kailan pa naging beautician si Edward? Negosyong pambabae lang yun ah. Baka naman may ginagawa ng milagro yung asawa mo sa Maynila, kampanting-kampanti ka pa dito. Alalahanin mo, puro babae ang customer ng parlor. Huwag ka lang amang gatong dyan. Hindi gagawin ni Bilas yung kay Ellen. Paano mo naman nasiguro? Ang sabihin mo, matalikod lang ang mga asawa nyo, eh nagiging binata na kayo. Hindi naman siguro gagawin ni Edward ang mga bagay na yun sa akin, ate. At saka isa pa, mabuti na rin at matagal siya sa Maynila. Dahil hanggang ngayon, nakakabit pa rin sa kanya ang nangyari sa Nara. Ay nako, Ellen, huwag ka masyado magtiwala. Wala naman sigurong masama kung minsan eh, pasyalan natin si Edward sa Maynila. Ay nako, sobrang arte. Tinuturuan ba naman ako kung ano dapat kong gawin? Yan barat-barat namang mag-tip. Ang palay ah. Bonita, huwag ka na magreklamo. Siyempre, alam nun tao kung ano mas bagay sa kanya. Oo nga naman. Kita mo ito sa itag ko. Hindi na wala ng customer yan. Kasi ikaw... Eh, Diyos mo! Huwag ka magpadala sa isang to, Lily. Huwag ka magpaloko sa bruhong to. Pekto, Pekto. Egyptian sun god. One syllable yan. Ra! 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 Shit! Edward! Honey! Nagugutom ka na? Medyo. Haya mo, hindi masasayang ang paghihintay mo. Nagluto ako ng paborito mo. Pag ready na, tatawagin na lang kita, hmm? Sige. Sige. Edward, honey. Counted! Si Pekto talaga, oh. Kakaasar.
Talaga naman kasarian eh. Lily! Malili! Wait for me, Lily! Lily, ano sama ba? Na busok ka na sa pagkain, busok ka pa sa pagmamahal. Ayaw mo nun? Eto, gusto mo? Masyado ka naman violente eh. Kumakalusot ka naman eh. The long and winding road that leads to your... Beto! Ay, naku, ma'am. Break time kami. Alaw na lang kayo bumalik. Ma'am, lumabas pala kayo. Kailan pa kayo dumating? Anong kailan kami dumating? Di ba nakita mo kami? Ano pa nangyayari sa'yo? Inahabol kasi ako ng putak tiro eh. Teka, di ba si Edward yun? Pekto, anong... Ma'am, nagpapakulot! Nagpapakulot? Oh, shh! Natutulog eh. Ma'am, napuwit ka kami. Edward? Edward? Ma'am, mabuti pa, huwag natin gisingin. Pagod na pagod yan. Nag-overtime kagabi. Ang daming tinarabaho niyan eh. Ganun ba? Kawawa naman si Edward. Ma'am, mabuti pa. Total oras na eh. Kumain muna tayo. Para pagbalik natin, gising na si Sir Edward. Ha? Sige, mabuti pa. Ha? Siguradong magugustuhan niyo ron. Masarap magluto ko dun eh. Dun nga kami madalas kumain ni Sir Edward. Edward? Eh. Honey? Huh? Honey, anong ginagawa mo dyan? Honey? 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 Hoy, babae. Sino ka? At ba't mo siya tinatawag na honey? Bonita? Sino to? At anong ginagawa ng mga ito dito? Tumahimik ka, ha? Asawa ko ni Edward. Bakit? Ah, ganun! At paano naman nangyari yun, eh? Ako ang kinakasama ni Edward, eh. Sabi ko na nga ba, walang gagawin matinutong Edward na to, eh. Hoy, babae, kung saan ka mang basura na pulot ni Edward, bumalik ka na dun, ha? Basta! Sige! Huwag mo ulaan sa laki mo! Ha? Kala mo, babae mo! Beto! Sabihin mo ulit sa babae ito kung sino ako kay Edward! Tina, siya si Ellen. Asawa ni Edward. Hayop ka talaga, Edward! Ano ba? Ito ba kasalanin? Sabi mo sa akin, wala kang asawa! Sabi mo, wala kang asawa! Tama lang! Papatayin kita eh! Hindi ako makakabi na! Ano nangyayari? Ina-atake at ako! Aray ko! Hindi ako makahinga, Edward! Tumayo ka lang dyan, tali! Hindi ako makahinga! Ina-atake ang puso ko! Hayop ka kasi! Manloloko! Dalihan niyo! Dalihan niyo ako sa hospital! Dalihan! Dalihan niyo! Naku, Diyos ko po! Dalihan niyo ako sa hospital! Madali niyo! Hayop ka kasi, Edward! Dalihan niyo ako sa hospital! Nandidilim ang panhingin ko! Dalihan niyo ako sa hospital! Nagtutulog-tulogan ka pa, ha? Matuluyan ka sana at huwag ka na magising. Daddy!
Ling, Ipikay, kamusta na kayo? Daddy! Daddy, bakit ang tagal-tagal niyo sa Maynila? Hindi yun na po kami pinalikan, ah. Oo nga naman, Daddy. Ang daming meeting sa school namin. Hindi ka naman nagpupunta, lalo na sa PTA. Panay tuloy ang tanong sa akin ng mga teachers ko at mga classmates ko. Hayaan mo't mabawi tayo. Pupuntahan natin lahat yan. Bakit ngayon ka lang dumating? Si Clink, inasikaso ko yung negosyo natin sa Maynila. Yung beauty parlor? Marami po ba nagpapakulot? Ha, Daddy? At saka na natin pag-usapan yan. Yung mami ninyo. Ha? Dali-dalian mo, ha? Dumarami ng bisita at parating na si Mama. Huwag mo akong madaliin. Baka mahilaw itong suka, eh. At saka, magbihis ka, ha? Baka mag-amoy suka ka. Dami naman sinabi. Ano? Hindi. Ang sabi ko, eh, wala na tayong gabi. Maligayang bati sa inyong karawan, Mama. Natatandaan niyo ba yung tugtog na yan na pareho niyong paborito ni Ellen? Isinusumpa ko sa iyong kagandahan na ikaw lamang ang tangi kong minamahal. Hindi kita mali. Damags ang kapareha mo, ah. Palasan mo na tayo. Hoy, Boy Alex, ikaw talaga, ah. Biro lang, eh. Sige na. She
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please, don't run and hide. If I love you too, oh please, don't hurt my pride like that, 'cause I couldn't stand the pain, and I would be sad. Hilig niyo talaga sa basag ulo. Tingnan niyo mga mukha niyo, puro pasa. Wala na ba kayong kadaladala? Nag-serum muna naman si Milanyo. Choy, pasensya ka na kay Miling. Para kasing matanda sa una yan eh. Talaga naman eh, dapat pinalampas nyo na, hindi na kayo nagkagulo. Buti na lang, hindi nasira ang instrumento namin. Inalala mo yung instrumento, eh mukha namin muntik nang masira. Inisip nga namin eh, kung ano mukha papakita namin kay Papa bukas. Siya nga pala, Miling. Nakumbinsin mo na ba si Papa? Hindi eh. Tuloy ang biyahe ko mamaya sa Palawan. Kailangan ako ng Lola si Perto. Paano yan? Di magkakahiwa-hiwalay na tayo. Ganun na nga. Choy, huwag kang mag-alala. Susulatan ka naman namin eh. Di ba? Oo. Oo. Parako yan ha. Oo. Tsaka kahit na magkakalayo tayo, tayo-tayo pa rin. Hindi tayo mag- Gagawin pa na! Bopol ko pa! Kilala mo ako, Bert. Mainipin ako.
Sa susunod. Hmm? Wag na wag mo ko bagaantayin, ha? Ang gusto ko, linggo-linggo, tuloy-tuloy ang koleksyon. Pero, Toy, wala talaga akong pera, Toy. Ah, wala? Wala. Bukas. Ganito rin oras. Yung deposito. Totoy. Hmm. Axis! Ano? Bakit? Anong problema natin, Tisoy? Hmm? Hmm? Totoy, arbor ko na siya. Uy! Huwag ka naman masyadong magpakabayani. Si Gato Serisa lang yun. Pero teka, bibigyan kita ng partida. Hindi na kita paabuting ma-firing squad pa sa luneta. Bakit? Kalahi mo ba yung isa sa mga bumaril kay Rizal? Ha! Komedyante, ha? Macho ka rin! Narinig niyo sinabi, ha? Nagpapatawa si Bambi ng puso! Nagpapatawa! Ay! Walang makikalam! Yakang-yaka ako itong sinisoy! Sisiyo na! Biskuit pa! Wala ka palang minagmataksis! Ano? Laban! Edward! Edward! Walang yaka, Pablo Bertuso! Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Kung tama, Ma. Ma, itago niyo ako. Hinahabol ako ng mga pulis. Bakit? Ano nangyari? Nagpatrouble po ako sa kanto. Nakasaksak po yung kasama ko. Ngayon, naalala mo kami. Pa? Ayoko pong makulong. Tulungan niyo po ako. Huh? Malamang mga pulis na yan. Ayokong dalhin nila ako. Itago niyo ako. Betty. Buksan mo ang pinto. Magandang gabi po. Magandang gabi naman po. May nakapagturo po sa amin na dito raw po nakatira si Boy Alex. Ako ang kanyang mama. Magandang gabi po. Tuloy kayo. Salamat po. Bakit hinahanap niya si Boy Alex? May nagsasangkuto sa kanya sa isang saksakan na ganap kanina sa kanto. Naparito ho kami para ingan siya ng salaysay tungkol dito. Baka naman ni Bamboy ang hinahanap niyo. Kasi ang anak ko wala dito. Noong isang linggo pang nasa Palawan, nagbabakasyon. Sigurado ho ba kayong nandun siya? Baka naman nakabalik na. Hindi na nagtuloy dito sa inyo. Kanina nga lang, nagkausap kami ng long distance. Nagmamadali kasi yung esposo kung malaman kung ano na nangyari sa mga pinapaayos niya kay Boy Alex.
Baka gusto niya muna magkape habang tinatapos namin ang pagrosaryo namin. Huwag na po, Mrs. Maraming salamat na lang po. Siya nga ako pala, Mrs. Maya-maya lang, eh, magkakailaw na kayo. Ginagawa lang ko dyan sa labas yung transformer na tinamaan ng kidlat. Sige po, paalam na po. Tutuloy na po kami. O, Alex. Pwede ka na lumabas. Bumachi na yung mga alat. Mama! Ma, ang galing niyo pala magdrama. Pati mga alat, napabilib niyo. Alex! Pinagdiriman mo pa! Ginawa mo pang sinungaling ang mama mo. Anong klaseng anak ka? Ang kapal mo. Masahol ka pa sa hayop. Eh, anong gusto niyong gawin ko? Umiyak ako. Alex! Ligas ka na! Oh. Hige! Papa! Tampan na! Tama na, Papa! Ano ba? Mahuwa kayo sa kanya! Papa! Tama na! Ano ba kaya? Bitiwan niyo ako sa kami! Ayun, tatlo. Ilagay ninyo sa isip niyo ito. Huwag na huwag ninyong gagawin sinungaling ang mama ninyo! Kung hindi, tataposin ko kayo. Ang buhay kong ito'y hindi natatagal, kaya't nais kong mag-iwan ng pangaral sa mga anak pati sa magulang. Awitin kong ito'y inyong pakinggan. 12 anyos ako nang sumabang sa barkada, natutong maglasing at magsugal ng bata pa. Perang pinagpawisan ng ama at ina, nilulus na isa bisyos barkada. Baril at punyal sa hindi nawawalay, lahat ng sulok may kaway. Alagad ng batas, maigpit kong kalaban. Mundo'y sumisikip, walang katahimikan. Ayon nga habang ako'y nasa bilang buwan, madilim na bukas aking tinatanaw, kapiling ang inang matay luwag. Agadorn, may bisita ka. Kamalaran sa Diyos binibigay. Kaya kabataan, bisyo't barkada iwasan, sana'y maging aral. Ma, alam ko kung gaano kayo nasaktan sa nangyaring ito sa akin. Sobra-sobra na nga ang pagkakamali ko sa inyo eh. Hindi ko na nga alam kung masisikmura ko pang umarap sa inyo ngayon. Kung marunong kang tumanggap, laging ipo ang pagbabago. Patawarin niyo ako, Mama.
Aaminin ko hindi ako naging mabuting anak sa'yo. Na hindi ko natupad ang mga inaasahan nyo. Mula ngayon, sisikapin ko pong hindi na kayo biguin. Pangako, Mama. Darating din ang araw. Ipagmamalaki niyo ako. Namin lahat ang iyong manibagong kalusugan para sa bukas at sa maraming taong darating. Grandma! Grandma! Sipan niyo na po yung kandila para makain na po natin yung cake. Ito talaga. Teka, teka. Sino na nga ba itong apukong ito? Mama, si Kling ko ito. Kaya naman pala yan. Sige, hihipan ko na yung kandila para makain na natin yung cake. Kusa! Ready? Oh, mama, ba, sandali lang, ma. Kukodakan kayo. Oh, picture daw. Picture. Oh, handa na. Sige. Oh, halika. Oh, oh, kayo. Oh, handa na. Oh, yan. Oh, ikaw tingin ka. Oh, smile, ha? Smile. Okay na. Okay, ready. 1, 2, 3. Hey. Ha? Oh, hindi, sama ko, ma. Sama ko. Oh, halika, sama ko. Oh, bilis, halika na. Oh, halika dito, halika. Oh, yan na yan. Oh, sige na. Oh, kudakon. Kudakon muna. Oh, ready? Oh, ready na, ha? Ready na. Oh, smile. Smile. 1, 2, 3. Bakit, Ellen? Napagay yata kayo ng uwi, ah. Edward, ref ba natin yun? Ah, oo. Eh, bakit dala ni Bestre? Papagawa mo ba? Hindi naman sira yun, ah. Ah, pinahiram ko muna kay Bestre para may maisanla siya. Isasanla? Eh, nagipit yung tao. Nanganap yung misis niya. Kaya, tutubusin ko naman, eh. Ikaw pang tutubos? Oo, bakit? Ay, nako, Ellen, sa susunod, pati sewing machine nyo, salaset nyo, lahat ng kasangkapan mauubos dahil sa ugaling tong asawa mo. Edward, hindi sa pagiging makwenta, pero hindi sa lahat ng oras makakatulong ka. Eh, saan na kayo magpapalamig ngayon? May ice plant naman sa bayan, ah. Di bumili tayong yelo. Hindi ba? Ati Tessie, halika na. Ahaba pang usapan. Ito na ba lahat ng kumbransa? Yan na ba? Ito na ba? Ayos yung mabuti. Ayos yung mabuti. Yung mga barya. Isa ba? 50. Edward, maganda pasok ng ay, siya nga pala. Si Aling Maria, tiga puro kotso, nagpapasabi. Yung anak daw niya na hospital. Kinukumbulsyon. Humihingi ng tulong. Kasi kasi mo yung pekto. Hindi iba sa atin yan. Tsaka, si Omi nga pala, may ano sabi mo? Kuya Edward, ililiping na rin yung asawa ni Kasendong. Kailangan daw na pambayad sa lote. Ayusin natin yan. Salamat ho. Si Kapiping rin daw, may sasabihin. Kapiping, ano yan? Edward, nabalitaan ni Kaonyo na sinasagot mo raw yung matrikula ng mga bata. Isama mo raw yung anak niya. Maasahan nyo, Kapiping. Salamat ho. Edward, hindi kaya sa dami nung humihingi ng tulong sa atin yan eh. Wala nang Glass. Matira sa atin yan. Glass! Okay! Oy! Glass, samahan mo naman ako ma'am yung gabi oh. May bisita kasi ako mahilig sa happenings eh. Hindi ko lang matangga yan. Malaki kasi utang na loob sa taong yun. Di, daanin niyo ako ma'am yung gabi sa bahay.
Pero teka, ba natin dadalhin? Bahala ka na. Naku, Edward, umira lang naman yung gulugot mo. Mukhang may mangyayari, ah. Makasama, babalain na. Hindi kaya ito maugtumbang ka natin. Eh, oh, naman, Pedro. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Twenty-uno. Uy, Edward, may dumarating na pulis. Sinabi ko na nga pa, may mangyayari. Itakbo! Agi, huwag niyo ko iwan. Sandali, Rudy, ah. Mauna na kayo, Agi. Paparada ko lang itong sasakyan. Huwag ka muna kayang tumuloy, Edward. Nasa loob si Cabo de los Santos. Patagal na mainit sa yun, eh. Mabuti pa, umalis na muna kayo. Mamaya na kayo bumalik. Total, paalis na naman yun, eh. Bilas, mag-ikot-ikot na muna tayo. Mamaya na lang tayo bumalik. Salamat, Jaime. Oy! Naligaw pala rito ang sikat na Hagedorn. Ang nababalitang matapang at kinatatakutan ng marami. Puro naman pipitsugi na nakakabangga mo. Sa akin mo subukan ang bilis mo sa baril. Bumaba ka, Hagedorn. Bumaba ka at magkasubukan tayo. Nasa labas si Hagedorn. Mukhang mapapasaba. Cabo, wala tayong dapat paggawa yan. Wala naman akong atraso sa iyo. At isa pa, wala akong bubunutin baril. Huwag niyo na akong lukuhin. Alam kong lagi kang may kargada. Bumaba ka! Cabo, talaga namang walang dalang baril si Bilas eh. Pauwi na nga kami, hindi ba? Oo nga, kanina pa kami uuwi. Tama na yung mga palabas niyo. Bumaba ka, Hagedorn. Bumaba ka! Mawalang galang nga sa inyo, Cabo. Ano bang problema? Huwag ka makialam dito, Sorrento. Ano man ang problema, ayusin natin. Nakakahiya sa mga tao eh. Mabuti pa. Umuwi na lang kayo. Inuutusan mo ba ako? Huwag mo sabihin pisika. Sa ulitin, mamimili ka na sisitahin. Inilalagay ko lang sa lugar, Cabo. Bawal sa atin na magdala ng baril na naka-civilian. Martial law tayo ngayon at yan ay a violation of general order na matay. Ano violation? Cabo, kung di kita mapapakiusapan, mapipilitan akong dalhin ka sa headquarters. Ganun, ha? Hindi ka pa namatay, Hagedorn. Hayop ka. Sa salaysay mo, sinita mo mga pulis dahil may mga baril sila, naka-sibilyan at nakainom pa. Tama ba yun? At sinabi mo rito na pulis ang bumaril sa'yo. Tama ba ito? Hindi si Hagedorn ang bumaril sa'yo. Totoo ba yun? Ramirez, kailangan mapirmahan ni Sarge ang statement niya. Sarge, kaya mo bang pumirma?
ng pamilya mo. Pasensya na po kayo. Talagang hindi po pwede. Ang CEO, baka pwede na yung makausap sandali. Sa ibang araw na lang po kayo bumalik. Itong dala namin pagkain, baka maaaring ibigay niyo sa kanya. Ikinalulungkot ko ho. Kabo, ilang beses na kami pabalik-balik dito. Hindi na namin alam kung ano nangyayari sa asawa ko. Nakakatulog ba siya? Nakakapain ba siya? Pirmahan mo na yan, Hagdor. At na makauwi na tayong pare-pareho. Edward? 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 Ellen, paano? Nakagawa ng paraan si Douglas. Pero ako lang pinayagan. At sandali lang tao. Edward, akala ko hindi na kita masisilip man lamang. Hirap na ang loob ko. Salamat sa Diyos at dininig din niya ako. Ganun din ako, Ellen. Lagi ko na lang kayong naalala. Ikaw, ang mama, ang papa, at mga anak natin. Si Pitikay at si Clink. Huwag mo na kaming masyadong alalahanin. Maayos naman kaming lahat eh. Ikaw, anong kinagawa nila sa'yo? Pinahihirapan ka ba nila? Sinasaktan? Inugutom? Edward, ba't kailangan mangyari sa'yo ito? Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Maraming nakakaalam na wala akong kasalanan. Yun ang masakit, Edward, eh. Yung mga testigo nung gabing yun. Yung iba nagsitahimik. Walang gustong lumantad. Yung iba bumaliktad. Ikaw naman ang tinuturo.
Ang salaysay ni Bayaw, hindi binigyan ng bigat ng korte. Dahil kamag-anak, pati yung bisita niya, biglang umalis dahil sa takot. Paano na, Edward? Matitiin ka ng gusto. Noong Pebrero 8, 1973, ganap na mga alas 9:30 ng gabi, ay may naganap na isang barilan sa harap ng Michelle's Club na ikinasawi ng isang Sarhento Bitog. Masasabi mo ba sa harap ng hukumang ito kung sino ang bumaril sa nasabing Sarhento? Opo, si Edward Hagedorn po. Maaaring bang ituro kung nasa loob ng hukumang ito ang taong sinasabi mo? Opo, siya po. Kagalang-galang na hukum. Binibigyan ko po ng pagkakataon ang sinumang naririto na pasinungalingan ang lahat ng testimonyong inarap ng panig ng taga-usig laban sa nasasakdal. Meron ba? Meron po. Ikaw ba'y sumusumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Pawang katotohanan. Ginoong Angeles, hindi kayang dahilan ng pagtitistigo mo ngayon ay bunga ng laking takot mo sa nasasaktan? Kailanman ay wala akong kinatukutan. Minsan ay nagkamali na ako ng paghusga sa kapwa ko. Ayoko nang maulit yun. Dahil konti na akong mapatay ng hayop na yan! Mr. Angeles, hindi pinahihintulutan ng hukumang ito ang paggamit ng masasamang salita. Ipagpaumanhin ninyo kagalang-galang na hukom. Magpatuloy ka. Lingid sa kaalaman ng lahat. Napasa kamay ko ang isang matibay na ebidensya na matagal nang nawawala. Na nilagdaan ni Sarhento Bitog ng sarili niyang dugo. Edward? Mr. Angeles? Salamat sa iyo. Hinabol ko lamang ang katotohanan. Halos nasundan ko ang malaking pagbabago sa buhay mo, Edward. At nakikita ko na bukal sa iyong loob ang pagtulong sa kapwa. Nasa iyo ang katangian ng isang leader. Bakit hindi ka kumandidato? Matagal na rin panahon na naghahanap ang ating bayan ng pagbabago. Hindi ba't yun na rin ang hinihiling sa iyo ng karamihan ng ating mga kababayan at ng iyong magulang? Pati na si Governor Socrates, hinihikayat ka. Pag-isipan mo. Alin din na magkano kilon to? 45. Anong 45? Samantala yung 1,000.
kay Sigula, kilo niyan eh. Pambihira naman kayo. Eh, tumaas na nga ang dollar eh. Pakilam natin sa dollar. Ipiso naman ang pera natin. Ikaw naman, Pekto. Uutangin mo lang yata. Tumatawad ka pa. Aba, hindi ngayon. Kasama ko ang manager ko. Oh, Edward. Tuloy na ba tayo sa halalan? Malamang tuloy, Aling Pilar. Ayos. Boss. Maya, pagdating natin sa restaurant, paiho tayo ng suran, ha? Tamba, eh. Hoy, Hagedorn, namamalengke ka na. Very understanding. Siyempre, kabundot ang aso. Ang sarap naman ang buhay ng misis mo. Pakain-kain, pahiga-higa. Tatakbo ka roon ng mayor. Huwag mo nang ituloy. Pupulutin ka lang sa kangkungan. Solomon, kapag nanalo... Hindi ka mananalo. Kapag nanalo ako, ikaw ang una kong tatanggalin. Kasama itong mga bata mong bulok. Hindi mangyayari yan. Bangungut lamang yan. Kung ako sa'yo, umurong ka na nang hindi masaktan ang katawan mo, pati ang pamilya mo. Anong... Alam mo na ibig kong sabihin. Solomon, kapag may nangyari sa pamilya ko, hindi lang ikaw ang papatayin ko. Pati taga at ipi sa kasunok-sunokan ng bahay mo, papatayin ko. Papang! Nakalimutan yung asong nagbabantay sa amo, ha? Ano, Bulok? Gusto mong makakawan, ha? Sige, subukan nyo! Ano? Nang magkaalaman tayo, ha? Ano? Kayong dalawa, mag-iingat kayo. Sinubuksan ko ang ilaw. Huwag na. Mili. Alam mo ba kung anong takot ang ibinibigay mo sa akin kapag hawak mo yung baril na yan? Ako ang nalalagot na hininga. Di ka na sana yun. Wala namang bala ito. Ayan ang mga bala ko. Kapiling, huwag! Huwag! Sigil mo na yan. Maawa ka namin ng mga anak mo. Mahal ka namin, Mili. Kung may mangyari sa'yo at ma-aksidente ka, kailangan ka namin, Mili. Kailangan ka namin. Oo na. Tama na. Itimpla mo nila ako ng kape. Ha? Itimpla mo nila ako ng kape. Huwag ka na maglaro, ha? Oo, hindi na. Gawa mo ako ng kape. Pangan mo yung timpla, ha? Oo, Miling.
Edward, mukhang palakbay na ako sa di maiiwasan. Alexander, huwag ka magsalita ng ganyan. Edward, minsan naman sa buhay mo, gumawa ka ng pinakatama. Tumakbo ka. Maglingkod ka. Dahil sa mga taong katulad mo na sumisira sa kanya. Kaya Solomon, hubari mo na yung uniforme mo. Nagmumukhang trapo sa iyo. At kapag nanalo ako, ikaw at ang mga kasama mong blok, ang una-una kong paalis dito sa Puerto Princesa. Ha! Yan ang lalong hindi mangyayari! Ikaw ang alis! Tingnan natin. Larga! Mga kasama, pinangangalanda ka ng aking katunggali. Na ang mistisong bangus na ito ay walang pinag-aralan. Walang plataforma de gobyerno! Ako daw ay barumbago! Pasagulero! At isang sanggano! Ang lahat ng sinabi ng aking katunggali ay totoo! Pero mga kasama, ang hindi nabanggit ng aking katunggali na kapag ako'y nahalal, ang Puerto Princesa ay magiging huwarang syudad sa buong Pilipinas! Alijan! Kayo, Alijan! Oh, ano ang tinitingin nyo? Ha? Alis kayo dito! Boss, saan kayo pupunta? Ba't nag-akot kayo? Mga gago, hindi nyo ba nababalitaan? Ha? Nananalo na sa bilangan siya agad doon! Ha? Sasama na rin kami sa inyo. Ano sa sama? Wala akong pakialam sa buhay nyo! Boss! Ayong bahala sa sarili nyo! Sandali lang! Mag-aakot sa kami! Dyan. Sa ngayon, natupad ni Mayor Edward Hagedorn na gawing isang modelong lungsod ang Puerto Princesa sa pamamagitan ng programang Bantay Puerto na kung saan niya nakamit ang mga sumusunod na karangalan. Award of Excellence for being the cleanest and greenest component city in the Philippines for the year 1994 and 1995. The Peace Award given by President Fidel V. Ramos. An award for being the best tourist destination in the Philippines.
Best Local Government Unit of the Year, Mayor's Category for Region 4. The Best City Police Station of the Year for Region 4. The Grand Award of the First Makiling Dulag Environmental Achievement Awards. The Philippine Earth Day Award. The Commerce and Conscience Award. The 1994 Nutrition Green Banner Award at ang Hoy Gising Award.